that part. Magandang magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ang programang FRS o Family, Relationship and Sex. Ang usapang pamilya, relasyon at ang inyong kasarian. Maganda po yun kasi background music pa lang natin, talaga nakakaantig na ng puso. At syempre po, bago po tayo maglawig sa Himpapawid, nais po namin pabatid sa inyo lahat ang kagalakan namin at pinaparating po namin sa inyo. At pinagmamalaki ang mga guwapo at macho naming technical, ang aming IT at mga engineer na pwedeng mahalin, pwedeng ibigin, wag lamang angkinin. At syempre po, pasasalamat natin kila Miss Nelly, kila Ma'am Mabel, Ma'am Marites, Ma'am Nancy, Ma'am Ophelia, at syempre po kay Ma'am Tanya, kay Dr. Jaja Pineda. Pasasalamat natin kay Sir Johnson, kay Sir Amba, at ganun po sa ating Vice President and Station Manager, walang iba kundi si Sir Benny Maligdem. At sa ating Chairman, Chairman Efren Rapanan, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Kaya sabayan niyo po kami sa programang FRS. Okay, matatapos po tayo after 1 hour. Kaya po pag-uusapan natin yung mga bitin na katanungan kanina. Dito natin itutuloy. Tignan po natin kung may iiyak, may matutuwa, o meron po kayo mga katanungan para po sa ating guest. Dahil to be continued po ito pag nabitin tayo. At syempre po, okay, wala na pong masyadong maraming introduction. Bakit kanya po? Ito pong ating guest, maliban po sa siya ay isang rescuer, nagsisave po ng buhay. Sa pag-ibig kaya, kaya niyang isave din. Okay, at siya naman po ay umaakyat sa bundok pa. At mataas ang kanyang posisyon sa entire nation ng Pilipinas. Okay, yung pag-akyat niya kaya ay nadala niya bilang isang single mom. At syempre, malalaman din natin mamaya ang damdamin niya, ano ba ang mas uunahin niya? Ang kanyang calling? Ang kanyang anak? O ang kanyang love life? At syempre, ang nais po namin, maging bahagi po kami ng inyong gabi. Sabayan niyo po kami at malaman namin kung ano po ang mga paraan na po pwede po natin mapag-usapan at higit sa lahat, mapangalagaan ang inyong pamilya, ang inyong tahanan sa programang FRS. Dahil po ang buwan ng September ay Family Month. Yan po ay may batas na nakakasakop para dyan. Kaya ngayon po, simulan na natin sa pagbati ng ating guest. Walang iba kundi si Miss Daisy. Miss Daisy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi pong muli. Grabe. Nice to be. Alam mo, background mo, Miss Daisy, para ka na sa langit na. Kita mo, kulay blue, tapos puti. You are in purity of heart. Grabe, pure in heart. Okay, siguro kung tutulog ako, yun yung aking kapayapaan. Ngayon, kay ang pagbati mo na sa iyong Monica Iha. Go ahead. Hi, magandang gabi anak. Mahal-mahal. Okay. Ano pangalan ng anak mo, ma'am? Ang anak ko ay si Tiris Lorenesa. Tiris? So, ang anak ko ay very supportive. Wow. You know? Nung sinabi kong ako ay pupunta rito, yeah, sinuportahan niya. Sabi niya, sige, mag-iingat ka lang. Ngayon, ang magulang na ang nagpapaalam sa mga anak. Tama yan. Hindi ako naniniwala dati dyan eh. Kasi ang sabi ng mga magulang, ang hirap magpalaki ng mga anak. So nung mga lumaki ni mga anak, ang sabi ng mga anak, mas mahirap magpalaki ng magulang. Pero ha, sa totoo lang. Sa totoo lang. Being solo parent, ay kailangan niya kasing malaman na lahat ng aktibidades ko. Yes. At bilang anak, nakikita ko rin naman sa kanya yung kanyang support sa mga ginagawa ko. Kasi siguro dahil exposed siya. At kasama ko siya actually madalas. Yeah, ganda nun ha, ganda nun ha. Oh, yan po ha, dapat po matutunan natin ito ha, kung paano yan. Kasi simpleng paraan kung paano po yung respeto sa damdamin ng ating mga mahal sa buhay ay isalang-alang natin kahit ano po yung dapat natin gawin, kabisi, commitment natin sa mga aktividades sa ginagawa natin. Dapat isalang-alang din natin
Okay, na malaman natin kung anong kanilang kalooban. Ah, ganun po dapat, ganun po dapat. Okay. So, ngayon, dahil po dun sa ilan na ating mga pinag-uusapan, eh, mahalaga. Kasi po, kapag ikaw po ay pamilyado na, ano ba ang pwede mo gawin? Po, pwede po bang magkaroon ng family council? Counseling kahit wala yung tatay? Di ba? Kahit wala yung nanay, pwede ba mangyari yun? Alamin natin yan. Okay, kasi napakaganda po na makita natin ang kagalakan ng isang taong, alam mo na, siya na yung haligi ng tahanan, siya pa ang ilaw ng tahanan. Sa akin ang anak ko, no? Oh. Mapa. Mapa. Short for Mama and Papa. Oh. And double meaning yan eh, para sa akin. Mapa, because ako yung bibigay ng direction sa buhay. Meron din akong kakilalang Mapa din. Eh, yung madam namin dito. Oh, Mapa din tawag sa kanya. Ayaw ko na po mag-guest dyan, dogbong usapang love life. Yun. Hot seat ito. Yun yung Mapa na sinasabi ko. Ayaw ko nang banggitin po pangalan niya. Ha? Oh, para naman sa ganun, eh, maging masaya siya. Huwag na natin banggitin pangalan niya. Kay Miss Tanya. Ay, Ma'am Tanya. Pag-isipan mo, Ma'am. Hot seat. Ang init ng upuan. Nabanggit tuloy. Okay. So ngayon, ikwento mo nga sa amin, Ma'am Daisy, gaano ka-challenging yung buhay ng isang ama na inapa kay ng tahanan. Okay, go ahead. Siguro umpisahan natin dito, no? When I gave birth. Ang anak ko kasi ay hindi pa na-honor. So, isa na yung story ng buhay ko, ng aking love life, ay part owner ng company na pinasukan ko, pinagtrabahuhan ko, ay siyang naging, actually, we're planning to get married na to settle down yung mga panahon na yon. But then, marami talaga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Aside sa hindi natin inaasahan, marami ang parang hindi katanggap-tanggap na yun din siguro yung nagpatatag sa akin, no? Napakalaki ng challenges na yon. No, actually, kahit hindi siya katanggap-tanggap, kailangan mong tanggapin. Nagtatanong sila, Dok, ano pong effective tissue po ba, towel o kumot para naiiyak na daw sila? Go ahead, ma'am. Ito bang segment na to? Pwede natin samahan ng pagtawa natin. Normal na usapan natin, tumatawa lang. Tama lang. O, kasi baka mamaya gumamit si ma'am ng, ano, ng kumot. Baka mamaya basang-basa na pati yung kama nila. Okay, go ahead. Yan, going back doon sa aking love life, ay in short, umalis siya dito sa Pilipinas nang hindi pa lumalabas ang anak ko sa akin sinapupunan. Then dumating sa punto na nung ini-email ko siya, ay hindi na siya sumasagot. So, dahil ayoko naman din tanggapin na sabi nila may mga ugali daw tayo mga Pinoy na hinihila natin yung kapwa natin pababa. Oo, kapag nakikita natin maangat. Ako, hindi ko ganun ano. Siguro, depende na sa pagkatao yan. Oh. Depende na sa pagkatao nila na sabi nga nila yung sakit na hindi nagagamot. Pero ako, hindi ko yun tinignan na ako ay kaingit-ingit. Kasi ako'y simpleng tao lang na hindi na hindi kahit na anong pagkatao ko na dapat pagselosan, dapat kaingitan. Kasi ako'y simpleng tao lang na kagaya ng nakararami ay syempre, may kanya-kanya tayong dinadala sa buhay. And then, being solo parent, ay sa'yo lahat eh. Oo. Nasa balikat mong lahat. So kailangan mo maging matatag. Then, yun, nanganak, from the moment na nanganak ako, ako na lang mag-isa, hanggang sa pagpapalaki. Wow. Now, tinatanong mo sa akin kung love life, pwede bang i-switch mo ng ibang question yung ano mo? Oh, kasi so to be honest, syempre may minamahal ako, pero tago na lang natin yun. Sa akin mo na lang yun. Pwede ba sa amin na lang yun? Oh, yung nagtanong po, pwede bang excuse to? Oh, pag nasagot ba niya, pwede ka bang mag-sponsor sa event namin? Oh, di ba? Okay, kasi yung sabi ng iba, na kapag ikaw daw nagmahal, dapat handa ka rin masaktan. Okay? Ba naman itong lumilipad? Baka mamaya sa anak mailipad din yung lumilipad sa harap ko. Okay. So, paano mo masasabi yun na Miss Daisy? Okay, yung, di ba, yung iba minsan, akala nila kapag nagmahal sila, eh okay na. Pero yung iba... Sandali, bakit tayo nag-jump ng question? Pwede bang being solo parent muna? Eh,
kasi ayaw mo naman daw sagutin yung unang tanong. Kaya yung pangalang tanong na. Kasi piniprepare ko pa, piniprepare ko pa yung isasagot ko na yan eh. Pero yun na, yun nga. Parang si Sir Edwin kahapon, sa haba nung tanong ko sa kanya, sabi niya ganun, wellness Pilipinas na lang pag-usapan natin. Eh sabi ko, tapos din program. Family na to eh. Oh, go ahead. So ayan, hindi lang naman ako yung nag-iisang solo parent. Pero yeah, ang dami, gusto madami. Ko lang ano, oo, nakakalungkot lang no. Pero ganun pa man, wala tayong karapatan na husgahan ang bawat isa. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdaanan, anong naging dahilan ng kanilang pagiging solo parent. Yes. Pero isa lang masasabi ko, sobrang hirap. Ako, yung sobrang hirap na yun, itinitiko siya as a challenge. That's the reason why yung outlet ko is to be a good example sa mga tao sa paligid. Oo. Yung ginagawa ko. Kasi, yun nga, mahirap eh. Though kaming mag-ina, ang anak ko ay open kami sa lahat ng komunikasyon. Meron kaming tinatawag na family talk. Mm-hmm. Yung kumakain kaming sabay, right after that, nagkukwentuhan kami. Yeah. So lahat ng mga everything under the sun ay pinag-uusapan namin. Maganda and even yun, even yung aming mga feelings, yung nararamdaman namin, kumusta yung naging araw namin, sino yung mga taong kausap namin. So yung mga bagay na yun, ano yung mga gusto pa namin gawin pa sa mga susunod na araw? Lahat yun pinag-uusapan namin. At yun nga, no, dahil nga challenging siya, hindi ko siya tinitake as a challenge. Inaano ko siya into inspiration. Oh, alam niyo po, saludo kami sa ganyan na yung mga single parent eh, na kung saan eh, nakayanan nilang harapin yung hamon sa buhay nila. Lalong higit, syempre, hindi po ganun kadali ang magpalaki ng mga anak. Eh, biruin mo na lang, kapag pag-isipan na lang natin, ha, mula sa diaper at gatas, pagkatapos mapupuyat ka pa sa pag-aalaga. Eh, tapos pagka yan ay nakakagat ng lamok, di ba? Galit na galit yung mga nanay. Eh, pagkatapos, pag niligawan ng mga, ano, pag nagkaedad na, di ba? Hindi man lang nakapatay ng isang lamok ng bata yan. Pagkatapos, eh, kukunin na lang sa'yo. Eh, lalo yan, nag-iisang anak lang pala yung meron ka. Isa yan sa mga piniprepare ko sa anak ko. Okay. Dahil sa mga... she's 14 by the way. 14 years old? 14 year old. Anong grade na to? Grade 9. Grade 9. You know, ang madalas kong sabihin sa kanya is maging successful ka muna anak. Yeah. Maging successful ka muna para ang mga taong lalapit sa'yo ay mga successful na tao. Mm-hmm. But then, huwag magmamataas. Yes. I mean, inaano ko siya na maging successful muna dahil... piniprepare ko siya sa mga, dahil yung age na yan, nag-aano sila eh, nag-e-explore sila, di ba? Totoo. So, yun yung nakakatakot para sa akin dahil ako ay nanay at tatay at the same time. So, yun ang lagi ko sinasabi, maging successful ka muna, anak. Kaya naman, nung bata pa siya, simula nung nag-aral siya, lagi ko sinasabi sa kanya, wala kang gagawin sa buhay mo, kundi mag-aral, mag-aral, mag-aral. Alam na ninyo, medyo stricto pala yung kausap natin. Sobra! Sobrang strict! Sabi nga niya. Kung hindi niya nga masagot yung ano eh, yung tanong nung una, ngayon pa. Okay? Oh, yung anak niya po, eh talagang ngayon may bakod. May bakod, ha? May bakod muna. Sabi nga ng anak ko, hindi ako madaling maging nanay. Yeah. Hindi ako madaling maging nanay. Pero hindi naman after the point na strict na sasakalin ko siya, gagawin ko siyang robot, no. Uh-huh. Ang inaano ko sa kanya is binibuild ko sa kanya na ako ay isa ang unang tao na dapat niyang pagkatiwalaan. Totoo. That's the reason why ginagawa ko, I mean, kung ano may i-contribute ko sa aking community, sa aking bayan, ay ginagawa ko kasi yun yung ginagawang pattern ng anak ko. Yes. Kasi kailangan mo yun eh. Kailangan mo talaga yun. Kasi kapag hindi mo ginawa yan ngayon, kailan? Di ba? Oh, eh paano lalong higit lumalaki yung mga bata na yan, eh dapat natin sila bigyan ng giya. Eh kung yung giya na gagawin natin eh hindi malinaw para sa kanila, paano natin sila mapapasunod? Okay? Ayan, so napakahirap po talaga maging magulang. Okay? Sa basketball nga, kapag ikaw ay magulang, sinasabi nila sa'yo, you are a parent. Ha? Kapag sobrang gulang mo na, sasabi, grandparent ka na. Oh, na-imagine ko lang kasi kagabi, kasama ko si Sir Edrian, naglaro kami ng basketball, kalaro namin yung mga celebrity.
Eh, so far naman, maganda naman yung standing namin kagabi. Nakatatlong laro kami. Good news. Okay, tatlong laro, tatlong panalo din. Ayan ha. Okay, ibig sabihin, kaya pa kahit edad mo ay 50 mahigit na. Depende yan eh, kung paano mong pangalagaan yung kalusugan mo. Kaya, siyempre, being head of the family, dapat lagi ka malusog. Kasi kapag ikaw yung head of the family, sakitin ka, kaya ang mangyari niyan, hindi ka naging asset ng pamilya mo. Nagiging pabigat ka na ng pamilya mo. Di ba mas mahirap yun kapag ikaw naging pabigat ng pamilya? Tama ba ako, Mama? Ma'am Daisy? Tama yun. Mm. Hindi tayo dapat maging pasanin ng ating pamilya, lalo-lalo na ng ating bayan. Lalo sa case din nyo bilang single parent. Napakahirap. Sa inyo, bawal magkasakit. Tama yan. Oh. Bawal magkasakit. Kaya, pag single parent ba, bawal din ba po mag-ibig? Ang haba nung amo ha. Ang haba nung amo no, mama. Actually ako ano, siguro kaya rin nagiging naging mataas yung pain tolerance ko no. Dahil pag may sakit ako, kailangan mo pa rin bumangon. Teka, ang layo nung tanong ko sa sagot ko. Ano ba ang tanong mo? Hinasagot ko lang yung unang tanong. Okay, ano ang sunod na tanong? Naligaw na yung tanong. Okay, ang sinasabi nila, mga single parent ba po pwede rin pumapag-ibig? Hindi naiiwasan, no? Hindi naiiwasan na humanga tayo, magmahal tayo. Pero again, being solo parent, mahahati ka eh. Yun mo yun? Ito sabi sa akin, Doc, masyado namang personal yan. Hindi, kasi nga family to. Family, relationship, and sex. Kaya mamaya nga, antabayanan ninyo, di ba? Ano ba ang, kung siya pamimiliin natin? Okay, yung kanyang calling ba? Okay? Siyempre, di ba? Calling niya yung maglingkod. E paano yung pagiging ina niya sa isa niyang Monica Iha? E paano ngayon yung pag-ibig sa buhay niya? E bata pa naman siya. O tatlo yan, dapat ma-elaborate niya sa atin. Anong first, second, at third? O doon pala malalaman na natin. Una yan, for sure. O ako na magsasabi. Anak. Pangalawa yan, for sure, yung calling niya. Pangatlo, for sure, hindi ko alam yan. Sige. Kanina pa yan, tanong na yan eh. The moment na umupo ako rito, parang excited masyado si Doc Bong na ano eh. Sagutin ko yan eh. Dapat lang. Sasagutin ko na. Go ahead. Okay. Pagdating dito sa pag-ibig, mahahati ka eh. Mm-hmm. Like, being solo parent, na ikaw lang mag-isa. Yeah. Mahahati yung pakiramdam mo na magmamahal ka. Mm. Na, sabi natin, sabi nila, nangangailangan ka. Pero ako kasi, mas tinitingnan ko yung side na mas mangangailangan ng anak ko. Oh, sabi ni Doc Aris, wow, seryoso na sila, sabi ni Doc Aris. Oh, Doc Aris, ngayon lang to. Makinig ka. So, ayun nga, mahahati ka sa gusto mo. Yeah. O yung sa pagiging magulang. Pagiging nanay. Nanay at tatay ng anak mo. Okay. Nagkaroon tayo ng relationship, okay? Mm. Minsan kong sinubukan. Oh! Minsan kong sinubukan. Pero nandoon ako sa ano, kailangan kong i-let go. Ang relationship. Mm-mm. Kasi una, pag pumasok ka sa loob ng relasyon, mm-mm, meron kang pangangailangan, may pangangailangan siya. Mm-mm. Magiging pangangailangan ninyo. Tama? Now, yung pangangailangan ninyo na pwede niyang solusyunan yung kailangan niya at pwede kong solusyunan ang pangangailangan ko. Pero, nandito tayo ulit sa pagiging magulang. Ang pangangailangan ng anak ko ay hindi pa niya kaya. Kaya kailangan kong piliin ang pangangailangan ng anak. Taka one point na tayo. Ang good news doon, wala pang pumapatak na luha. Wala pa. Okay, napaka-brave po nitong ating kausap. Ha? Napaka-brave niya. Minsan. Napaka-bold niya sumagot. Okay, sa kadahilanan dahil alam niya, kumpiyansa siya, whether na meron o wala, it doesn't matter. Bakit? She can decide kung anong pwede niyang gawin sa buhay niya kasama ang kanyang anak. Oh, the best yan. Sabi dito, okay, good PM Doc and everyone, good PM Doc and to present po, sabi niya si Ma'am Nancy Ning, taga- ano to, Daet Camarines Norte. Yan, si Doc Aris at saka si Sir Noel, nanonood na rin siya sa atin.
Sinasabi niya, huwag daw masyadong seryoso, baka mamaya mag-iyakan dito. Tignan natin. Yan ang hintayin natin. Hintayin natin yan. Oo. So ano pa ba yung karagdagan doon sa tanong ko kanina? Calling kay anak mo o yung love life mo? Love life. O, halos-halos na, no? Nahihimay na natin. Oo. So ayan ano, sabi, lagi ko nga sinasabi, hindi ako perfecto. Umiyak. Minsan din ako umiyak. Okay. Pero ang naano ko dito is, alam mo yun, lagi akong advance kasi mag-isip eh. Okay. Lagi ako advance. Oo. Lagi kong tinitingnan na, you know, every moment, ang bawat minuto ng buhay natin. Mm-mm. Pag nang sabi nga nila, pag namuflema ka ngayon, sa bukas makalawa, tatawanan mo na lang. Yes. Nando dun ako sa punto ng buhay ko na yun. Oo. Na kung iiyak man ako ngayon, magiging worth ba? I mean, tatawa ba ako sa susunod or dadamdamin ko? Sino ba dapat mong iyakan nga pala? Ah, sa ngayon problema, wala. O yung taong nagbigay ng problema? Yan ang ano doon. So, kung ako ay bibigyan mo lang din naman ng problema, marami na ako niyan eh. Ha? Marami na ako niyan. Marami ko, ka nang? Marami akong iniisip. Ah, anong marami din namin mo? Hindi, problema. Akala ko marami ka nung ano. Oh, sige, sandali. Si Deng, nanonood na rin sa amin si Ma'am Marga. Oh. Sandali, baka may nanonood. Mabubuko niya ako. Okay. So, ito po ay usapan lang. Okay. Nililinaw po kasi natin na minsan kay nangyari kasi, 'di ba? Nagiging biktima tayo ng kahinaan ng iba. Pagkatapos iniisip natin parang pinaglaruan tayo. Pero ang tanong para sa iyo, okay? Ano ba yung nagiging hardest time mo bilang isang single parent? Sa mga bagay na 'yan, mm-mm, like yung papasanin mo ba siya? Mm-hmm. Or alam mo 'yun? Nandoon ako kasi nadagdagan pa yung responsibilidad mo. Oo, tama yun. Kasi I was 19 years old, naging independent na ako. I mean, okay. Kailangan kong tumayo sa sarili ko. Minsan ako nagkamali nung mga kabataan ko na yan. Mm-hmm. But then, I always pray na, Lord, huwag niyo muna akong ano kasi hindi pa ako ready sa responsibilidad na to. Hindi ko pa alam paanong maging ulir. I mean, paanong maging mabuting magulang sa anak. But then, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na completely makatayo ako sa sarili kong paa. Mm-hmm. Na lahat ng gusto ko, mabili ko, lahat ng gusto ko mapuntahan, napupuntahan ko, I traveled a lot. Actually, yes. Nakapag-travel ako abroad na by my own pocket. Wow, galing. Yung mga bagay na gusto kong bilhin, na dati lagi na lang ako nanghihingi, tita, pa yung ganito. Lagi na lang pinagbibigay sa akin. Nakakapagod yung gano'n na nakaasa tayo. But then, nung early 20s ko ay ayun, natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Mm-hmm. At lahat na ayaan ako. And iniisip ko, kung ako ipapasok sa isang relasyon, at again, may problema siya, may problema ako, magiging problema namin. Uh-oh. Bakit ko susolusyonan yung problema ng iba? Eh, ako nga eh, di ba? Being solo parent. Yeah. Responsibilidad ko sa anak ko, responsibilidad ko sa community ko. Responsibilidad ko sa mga bagay na inako ko na gawin ko para sa bayan. Mm. Ha, parang bayan eh, talagang anak. Eh, sabihin ko, yung responsibilidad mo being organizer, being part ng yung mga kapaki-pakinabang sa bayan, syempre, partner, hindi na po pwedeng hindi natin problemahin yan, di ba? Again, nag-organize ka, hindi po pwedeng hindi ka dudukot sa sarili mong bulsa. Ayaw ko ng background music, hindi ako nakaka-relate kasi jazz and my mamba sounds. Juicy eh, no? Juicy. Ito na! Oh, binago na namin para sa'yo. Okay, go ahead. Tuloy mo. So, ayan. Lagi kong iniisip na kung ako ba ay iiyak sa taong ito, ay... Worth it magiging ba? Worth kapag ba? Kapag babae ba umiiyak sa isang relasyon, anong ibig sabihin nun? Para sa'yo? Ano? Nahirapan ka? kasi nahirapan after that, may kasunod na tanong na. Okay. Ilan na ba napaiyak mo? Hindi ko alam. Okay. Thank you daw po, sabi ni si Ma'am Ning. Kay Ma'am Nancy Ning, sabi napakaganda doon ang topic natin. Hello dog, mabuhay ka, sabi ni Ma'am Marga. Tapos si Norbert Narac, yung aking pinsan diyan sa Isabela, tumay Isabela nanonood. Pa-shout out po Dog Mom, thank you po, sabi ni Ma'am Tess Sanchez. Okay, magaling na practitioner 'yan, ha. At ano, 'yan. Okay, siguro natandaan kaya ni Ma'am ni Ma'am Daisy yung mga tanong natin kasi ang dami nating ibabatong tanong sa kanya.
Hindi tayo uwi ngayon na hindi siya iiyak. minsan parang iniisip ko, parang ang hirap din pala maging strong woman, no? Yeah, yeah. Kasi kagaya mo, isang kaibigan na kagaya mo na gusto mo laging magpaiyak ng kaibigan. Ituloy ka ba pakikipagkaibigan sa'yo? Kasi pag very strong kasi personality ng babae, minsan, iniisip ng mga kalalakihan, under sila. Yes, yan under yung, sila. Ano, yan yung naging ano ko. Kasi tignan mo ha, kung yung lalaki is head of the family, kung ikaw, you're the neck of the family. So, pwede ka bang sagutin yan? Partner, pwede ka bang sagutin yan? Go ahead. Parang pinili mo yung madali kasi dun sa iba. No, gusto ko lang maging ano, para lang sa kaalaman ng lahat, ano? Baka may mga viewers tayo na merong mga partner na strong independent woman, like me, ay maunawaan din nila. Kasi, think about it. Example, ikaw ang boyfriend ko, no? Ikaw ang boyfriend ko. At mas strong ako sa'yo. Bakit sumiiyak daw yung iba? Kulang yung remittance. Oo, no. Hindi yung partner eh. Hindi. Na natin yan siguro. Isa lang yan. Sa part lang yan. Si Raj Star nanonood sa atin. Ang iniisip, ang akin kasi, kung mas strong man ako sa'yo, sa lalaki, ay, bakit iniisip mo na baka ma-under kita? Kasi parang last time naging ganun eh. Huwag mo ako under. Of course not! Sabi ko, hindi mangyayari yun. Why? Kasi kung ako is strong, at may nakatagpo ako na mas strong sa akin, at under kita, ang tanong, sino magtatanggol sa akin? Totoo yun. Ayan na ha. Diba? Eh, hindi ba si Coco Martin dapat yung gawin natin tanggol? Kung ako ay tagapagtanggol ng sarili ko, tagapagtanggol ng anak ko, tagapagtanggol ng sino man yung taong nasa loob ng pamamahay ko, yes. Ngayon, kung ako ay magkukumit sa'yo ng isang relasyon at iniisip mo na aandarin kita, ang tanong, sino magtatanggol sa'kin pag ako nang naaragabyan? Na kung mas strong ako sa'yo, paano na yun? Diba? Kayong take sumagot. Take note, dadun sa lahat ng gusto mag-submit ng resume, ito po ay magaling sa taekwondo, karate, okay, po, pwede po lumaban sa MMA ito. Ay, sayaw yan family ko. Pinoy martial arts. Kaya mag-ingat kayo. Bago po kayo mag-submit ng resume, ilagay na po ninyo lahat kung ano yung kapasidad ninyo. Para mag-classify natin kung kaya nyo depensahan sarili nyo kapag kayo po ay nagkamali. Kasi minsan, di ba, sabi nila, okay, yung mga kalalakihan daw, they never lie. Hindi daw sila nagsisinungaling. Kasabihan naman ng iba, nga, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka rin nagsasabi ng totoo. Yan, malalaman natin yan. Kasi nga, si Ma'am Daisy, kay what make you to the point na kinakailangan mo ng putulin yung una mong relasyon? Tsaka dahilan na ng ano? Diba, yung iba minsan na physical violence, yung iba emotional. Kay, pero sa tingin ko, very strong ang personality mo. Parang ikaw yun ang iwan eh. Ano, sa akin, ano lang yun eh, napakasimple eh. Sa akin kasi ang pakikipagrelasyon is yung good communication. Totoo yun. Kung wala tayong, ang love kasi hindi yan mapoform na love kung hindi tayo nagbibigay ng respeto sa bawat isa. Tama. So kinakailangan panatilihin ang respeto, pangunawa, at higit sa lahat, kinakailangan din natin yung tinatawag nating pag-aaruga. Okay. Kasi minsan, yung iba dyan, pabebe lang. Yan, ha? Alam mo na yun kapag pabebe. Okay? Ako nga, pag tinatawagan ako, tinetext ako ng asawa ko. Sabi niya, anong oras ka uwi? Okay? Sabi ko nang ganun, anong oras ba dapat nandyan ako? Okay, sabi niya, huwag ka magpapagabi. Ako, dahil masunurin akong asawa, hindi talaga ako nagpapagabi. Okay, umuwi ako umaga na. Alas 3 ng umaga. yung mga ibang kaibigan ko kasi, pag sinabi ng asawa nila na dapat alas 6 ng gabi, nandito ka na. Biro mo, alas 2 pala ng hapon, nagre-ready na sila umuwi. Kaya sabi namin, ano kaya dahilan? Bakit ang aga umuwi nitong isang to? Andali, meron pa bang ganyan? Oo, meron. Talaga okay? Ba? Meron. Okay, biro mo, alas 2 na hapon, nagre-ready na umuwi. Sabi namin, siguro imamasahe ka ng misis mo.
Hindi, sabi niya. O baka naman pinagluto ka ng masarap. Hindi rin, sabi niya. Eh bakit ka umuwi ang aga pa? Alas 6 ka pa pinauwi pero alas 2 nagre-ready ka na. Ang sagot niya sa akin. Ito, basahin mo anong chat sa akin ng misis ko. Nakalagay doon, no? Yung chat niya. Okay, alas 6 dapat nasa bahay ka na. The love making will go on with or without you. Kaya ako nag-aga umuwi. Okay, balikan natin yan. Siyempre, Doc, sabi niya umiyak din kami kapag kulang po ang binigay ng partner. Sabi niya gano'n. Okay, sabi po yan ni Ma'am Marga. Sabi naman ni Sir Aris, madami pong napaiyak si Ma'am. Nako, ito. Siya nagsasabi, hindi ako ha. Okay? O, dahil po sa tuwa, sa pasalamat, okay, na mautuling niya po ibang tao matulungin. Okay? Ang saya po ng usapan, wag po paiyakin Dogbong, sabi gano'n. Ni Ma'am Nancy Ning. At ang saya naman po ng usapan niyo, Dogbong, sabi ni Ma'am Tess Sanchez, din nanonood si Ma'am Marites Roselio. God will be our ultimate strength in the midst of our weaknesses and misery, sabi ni Doc Aris. At syempre po, si Direk Arnold Angulo Sulit ng ABS-CBN, kinapakahusay na kaibigan to at napakabait, kinanonood siya sa ating yan. Mabuhay, mabuhay, pa-shout out, Doc. Aha, good answer sa asawa, sabi ni Ma'am Tess Sanchez. Sabi niya, siya ang tagaluto. Ganun ba? At kasi niya, Demetrio Bong kay Rafanan ay nanonood na rin sa atin. Okay, suru related ito kay ano, kay Chairman. Alright, maraming salamat sa inyo pagtagtili. Okay, meron pa po tayong 29 minutes. Okay, mahaba-habang usapan pa to. Marami pa tayong madidiskubre. Ha? Malalaman natin ano naging major strength and weaknesses kay ng isang relationship sa inaakala nyo. Kasi yung iba minsan nagsisisihan. Okay? Kaya sila daw naghiwalay dahil si ganito, si ganyan. Dapat walang blame game. Okay? It's just happen na hindi talaga kayo match. Okay? Kaya nga po kasabihan ng iba, it's better to be single than to be eternally wrong. Tama naman din sila. Pero sabi ko nga, ano bang mas masarap matulog? Yung may katabi o walang katabi? Malalaman din natin yan mamaya. Tignan natin kung anong tamang isagot sa atin ni Ma'am Daisy mamaya. Eh, malapit po nakapag-anak po. Yun, sabi ni, ano ha, yung mga Rafanan family. Okay, maraming salamat dyan. Okay, ngayon, ang next issue po natin, okay, meron ka pang kulang na isasagot mo sa mga tanong namin. Okay, pinili mo, syempre, anak. Pangalawa, yung calling. Okay, bakit lagi naiiwan yung love life? Bakit? Okay. Ano love life. Nawawalan na ba ng kilig o nawawalan ng interest? Well, nadadala. Ipokrita ano? Tayo kung sasabihin natin na wala nang ano no, hindi tayo kinikilig at hindi tayo nagii-interes sa opposite yung iba, sex natin. Kinikilig na lang pag naiihina. actually, syempre nagkakagusto nagkakaano tayo. But then nangako kasi ako at gusto ko ring panghawakan din yung pangako ko sa sarili ko. Na ano? Na kung independent na ang anak ko, kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, kaya na niya i-provide yung mga pangangailangan niya, that is the time na siguro na ano, para sa akin naman. Oo. And by that time, sabi nga nila, matanda ka na nun. Well, actually, yun nga ang gusto ko sana mangyari. Kasi kung ako ay may age na, pag dumating yung araw na yan, ibig sabihin, siya na yung lifetime partner ko. Ito, tama-tama, sabi niya, husband and wife, relationship is also a strength based on relationship. Di ba? You strengthen each other. Yeah, siguro. Oh. They are really meant to happen, no? Ano bang ano mo inuna mo? Nakita mo, di ba, may kalakasan yan dati. Bago mo siya inibig, may kalakasan yan eh. Okay, meron din siyang kahinaan. Ano ang nagiging pabor sa'yo? Yung ako, kahinaan ano? Niya o kalakasan niya? Well, actually, ako ano? Hindi ko tinitingnan kasi yung strength. Yung strength yung tinitingnan ko siya doon sa kanyang weakness. Sa bagay, kalabaw lang naman doon tumatanda, sabi ni... No, tinitingnan ko yung weakness. Why? Okay. Kasi nakaka-honor sa akin bilang babae na pakikinggan ka ng partner mo para maging strong siya. Alam mo yun? Oo. Ito, may tanong. Ito, may sinasagot pa. Pero meron lang agad tanong sa'yo. Sabi ka nun, Doc, good evening po. This topic is so informative. Can we kindly define if there is a difference between solo parenting and single parenting? Thank you, Doc, and God bless. Oh, si Mai Mirafuentes ang nagtanong. Ano daw kaibahan yan? Meron ba pagkakaiba yan? Ang solo parenting.
parenting. Oo. Solo parenting at saka yung single parenting. Okay, ako kasi unmarried mama ko, no? Oh, you're married. Unmarried mama ko. Oh. I think that is a single parent, no? Okay, yeah. Mm. Now, yung solo parent, it's you married or you live together with your partner and nagkaroon ka ng anak, iniwan ka, ay naging solo ka. Di, kasi yung the word na iniwan, mas matala, sino ba nang iiwan? Babae o lalaki? Ayan ang hindi ko alam. Hindi ko alam. Pag-comment ka dito. Pag-comment, sino ba ang nangiiwan madalas? Babae o lalaki? Ah, Sir John, ha? Sabi niya, ace is just a number. Si Michelle Guillap na nanonood, at saka si Ma'am Mabel naman nanonood. Sino ba ang madalas nangiiwan? Babae o lalaki? Para malinaw. Ha? As I heard, parang lalaki. Ito, at alamin natin. Ito, walang ano to, ha? Ito po ay usapan lang. Kaya wala pong masasaktan. Sabi ni Sir Aris, gusto ko po malaman kung ano po ang present love life ni Ma'am. Okay. At sino ang maswerteng nagpakilig sa kanya now? Okay, wala. Ngayon? At in ngayong mga oras na to? Kaibigan mo yan. Alam niya. Okay? Alam niya kung anong meron ka. Kaya... Dali. Parang wala akong sinasabi sa kanya. Teka lang. Ako, ayaw ko po ng magulong buhay. Tahimik po buhay ko. Kay Doc Aris, baka naman po pwedeng tawagan mo na lang siya. Mag-usap na lang kayo. Yari dahil dito. Oh, sagutin mo muna yung kay Mayme Mirafuentes. No, may kaibahan ba doon yung solo parenting saka single? Yung single parenting kasi, ako, yun nga no, yung definition ko rin ng single, mm-hmm. single parent and a solo. Oh, I'm not. Solo, not married. Unmarried mama ko. Oh, yun yung definition ko sa solo and a single parent, no? Siguro yung dun sa solo, ano, sa single parent, ako kasi nanganak ako, ako lang mag-isa. Mm-hmm. Pero so, from the moment, pinili ko na lang na ano, yes. Kasi ayoko na lang ding ipilit yung mga bagay na wala na. Oo. Pero dati, napamahal ka sa kanya. Mahal ko siya. Anong dahilan? Mahal ko siya. Bakit ka napamahal sa kanya? Mahal ko siya kasi brainy eh. Brainy, sobra. Hindi lahat na mautak, minsan marunong magmahal. Ha? Meron naman yung iba na hindi mautak, pero grabe magmahal. Partner, ang weakness ko sa, you know? Tinatanong mo kanina ko anong weakness ko sa lalaki? Oo. Brainy. So, sa lahat po ng mga mag-submit ng resume, tiyakin lang po ninyo na yung nuts may laman. Pag yung nuts walang laman, please do not submit. Dagdag lang po yan sa maging kalat namin. isa joke, okay? So, sabing ganun, ano po ba dahilan ng mga partner bakit nahantong sa hiwalayan? Minsan kasi pag pinaglalaba yung mister, ha? Pag pinaglalaba mister, sumisigaw yung mga misis at sinasabi, maglaba ka na dyan. Magluto ka na. Okay? Magrancha ka na. O, sagutin muna po natin yung una, ha? Okay, yung unang tanong, bakit na yung iba naghihiwalay? At sabi nung mister, kay sigaw ka ng sigaw ng laba ng laba. Hiwalay kung hiwalay. Sinagot ang labahan. Andi kolor sa puti. Para hindi makulayan. Eh nung sinabi na naman ng misis, sabi niya, magplancha ka na. Sumigaw doon yung mister. Sabi niya, ayaw ko. Sabi, bakit ayaw mo? Kalalaba ko lang eh, baka mapasma ko. They decided to end it up. Kaya nga po, dapat pag nag-asawa kayo, ano ba hanap ninyo? Partner ba o katulong? O yun mga, linawin niyo, define niyo yan ha. Kasi minsan may nag-aasawa na hindi marunong maghugas ng plato. Magsaing, merong ganun cases. May mga ganun. Oh, di ba? Ang sa akin kasi, you know, lahat ng mga bagay na yan kaya kong gawin eh. Oo. Pero kung, you know, kung ang partner mo naman ay ang intention ay kumuha lang ng katulong, pagsilbihan mga pabebe, naku po! Dagdag sa sagat ng ulo. Magiging pasanin pa kita, mas mabuti nang mag-isa na lang. Alam mo kung ano sabi ni Ma'am, Kwani Cousin, sabi niya, yes po Ma'am Daisy. Sabi niya ganon. Ang sabi niya dito, while it's heartwarming that your man looks up to you and again strength from you, but it's so good, go on and on. It's my leave you drained and exhausted. Oh, tama. Nagiging decision mo. Oh, yeah, tama. Thank you, Ma'am Daisy, for very well defined po. Thank you, Doc, for shout out po sa mga taga CIA. Love you all. Sabi ni Ma'am May Mirafuentes. So, ibig sabihin, be able to edify them dun sa mga ginagawa natin. Depende doon sa sitwasyon kung anong dahilan bakit daw naghihiwalay. Okay. Siyempre, kapag ka pinaglaba ka, iwanin mo talaga yung dikulor sa puti. Kasi pag naman kahan yan, sermon abutin mo dyan.
I think a single parenting wala pong pag-asa na asawa. Hahaha. While sa solo is like for some reason malayo sa work ang asawa, so the partner will attend to the obligation alone. For my understanding, yun ang sinasabi niya lang po. O, tama naman din. Pananaw po natin lahat yan. Sabi po ni Coach Gaston, magaling daw siya magluto at maghugas ng pinggan. Okay, ang tanong, is that true? Sandali. Kay Kuya Gaston, no? Oh. Gusto kong tanong kay Kuya Gaston, oh. Nasabi ba niya yan sa kaibigan namin? Coach Gas, tinatanong sa'yo dito ngayon, nasabi mo daw ba yan sa kaibigan ninyo? Ako, ayaw ko mahimasok dyan, ha? Una, ayaw ko mahimasok dyan kasi ayaw ko po na magulong buhay. Tahimik po buhay ko. Dali, wala naman tayong anito. Wala naman akong mention na pangalan. Yes, ano? So, meron ba dapat malaman? Makikita kami ni Kuya Gaston yan. Oh, okay. Kung gusto mo siya makita, nandun lang siya sa clinic ngayon. Alright. Parehas, Doc, sabi ni Ma'am Marites. Okay naman. Natawa lang si Ma'am, Ma'am at Mabel sa atin. Anyway, again, alam niyo po sa buhay ngayon, there is no such perfect relationship. Tandaan niyo po 'yan, ha. Kung ang hinahanap niyo po ay perfect relationship, maring hinahanap niyo po patay na. Maring po yung hinahanap niyo, sila po ay mga ministro, mga pastor, mga bishop ng ibang simbahan, okay, o baka hindi pa pinapanganak. Tandaan niyo po, dapat pag nagmahal kayo, hindi lang po yung kalakasan nila ang dapat niyong mahalin. Dapat nyo din po mahalin yung kanilang kahinaan. So yung kahinaan po nila, dapat katuwang po kayo dyan para mapalakas. Kasi kung inahayaan lang po ninyo na may kahinaan na, pagkatapos lagi mo pa siyang ibubuli dun sa kahinaan niya, yun po yung point of time na makakaroon ng disappointment. Yan po ang katotohanan dun. Kaya balikan po natin ulit si Mama Daisy. Meron ba daw? Sabi ni Sige, meron ba daw? Yan yung sinasabi ko, no? Meron ba daw? Yan ang sinasabi ko na ang tinitingnan ko dito kasi parang typical na ano yan eh sa magkakakilala. Oh. No? Lagi tayong pa-impress. Yes. Aminin natin sa hindi, lagi tayong nagpapa-impress. Oh. Now, ako, bilang ako, pagka merong nagpapa-impress sa akin, tinitingnan ko yung weakness niya. Oh. So, yun nga, sabi ko nga, nagkaroon ako ng previous relationship, tinitingnan ko yung kahinaan niya, pero kung magiging burden na lang din sa akin, better na ako na lang mag-isa. Alam mo kung ano sagot sa atin dito? Sa tingin ko po, isa sa dahilan na paghihiwalay po ang mga partners or mag-asawa is because maybe the one of the partner expected too much from relationship and then face it with the realization di nila ma-meet yung expectation. Ayon ang lumalabnaw na ang relasyon. Totoo naman. Okay, yung expectation versus reality. O nga. Yung iba minsan, okay, kapag meron ng responsibilities, tagbuhan na. Okay? Ang galing mag-I love you, kapag yung I love you niya, nabitbit niya sa init ng katawan niya, pag yung sa init ng katawan niya, nagparaos na, ang problema, pag nabuntis, tagbuhan na. Wag ganon, ha? Okay, kasi isipin na lang ninyo, papaano kung kapatid niyo yun? Okay, papaano kung anak niyo yun? Ang tanong, tanggap niyo ba? Ha? Sa atin naman dito, ninyo-neutralize lang natin kasi lahat naman ng tao may kanya-kanyang kahinaan. Okay, maaring maging very strong yung personality ng iba for the reason na kinakailangan i-compliment naman natin. Kasi okay, kailangan po natin na very strong personality kasi when you do business at malambot ka, medyo makakaroon ka ng problema dyan. Okay, pareho silang ma-pride, chicken dog. Yun nangyayari. Okay, alam nyo po, ang pride parang ano yan, salungguhit. Habang hindi binababa, walang mangyayari. Salungguhit po, ibubulong ko sa iyo. Baka ma-sensor tayo dito. Talaga, partner, ang dami ko natututunan sa'yo, no? Siguro kaya rin ako nagiging matibay dahil meron akong isang kaibigan na kagaya mo sa sa paligid ko. Di ba? Kaya sa lahat po ng ating mga sitwasyon sa panahon ngayon, kay maaari po natin kasi minsan napupunan natin, lagi natin bine-blame sa mga partner natin, kung ano yung mga kahinaan nila, and minsan, na ipapamukha pa natin na para silang ewan lang. Okay, huwag ganun. Okay, kinakailangan po unawain at intindihin natin sila. Kung meron silang kahinaan na inaakala mo, nagpapahirap sa inyo, pag-usapan nyo. Okay, pag hindi nyo mapag-usapan, okay, huwag nyo ikwento sa iba. Kasi po ang problema, pag ikinwento nyo yan sa iba, okay, yung mga ibang kaibigan, akala mo nagmamalasakit, yung pala nagmamarites na. Paano kapag nandiyan si John Michael?
Paano kung nandiyan si Marisol? O kapag nasulsulan niya ng husto, paano na? O di ba? Imbes na matulungan kayo, masettled yung concern ninyo, yung pa nagiging gap, ha? Nagiging dahilan kung bakit kayo kay lumalayo yung damdamin niyo sa isa't isa. Okay, sabi niya dito, oh, another po is yung misinterpreting yung lust at love. Ano ba kaibahan nun? Di ba? Kapag tumingin ka sa isang babae, kapag unang tingin mo, you're a man. If you look twice, you are lusting. Okay? Ibig sabihin, nakakasala ka na nun. If you look thrice, okay, get lost. Hell are you. Okay? Hilario. Kasi very insulting yun, di ba? Magkasama kayong dalawa. Tapos nakakita ka ng chicks, o di kaya, alimbawa, ikaw, nakakita ka ng guwapo, macho. Pagkatapos biglang kuminda chick, kinilig ka bigla. Hindi pa paano yan? Oh. Ako yung ganyan. Babae ang ganyan. Teka lang, linawin natin yan, ha? Linawin natin yan. Ano yung ibig ko sabihin na ikaw yung ganyan? Again, hindi naman tayo perfecto, no? Oo. Humahanga tayo, eh. Minsan, alam mo yun, na, wow. Paglingon mo. Kasi kahapon may kasama kami. Nanonood ng basketball. May nakita siyang macho, magaling mag-basketball. Alam mo kung binulong sa akin? Ang yummy niya. Sabi ko, ano to? Noodles lang? Ha? Yakisobo ba to? Ano ba to? Tawa kami ng tawa. Oh, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Ha? Hindi ko babanggitin. Okay, oh. Kilala ko ba yan? Hindi, pwede tayo magtanong. Miss Mabel, kilala mo ba kung sino yun? Good evening daw, sabi ni Ma'am Marites Belisario. Okay, yung nanay nito, si Ma'am Maria, grabe ang pantasya sa akin. 96 years old. Sabi niya, Dok, gusto kitang mayakap. Dok, gusto kitang makasayaw. Ginaran ko yung kanyang request. Naisayaw ko, sabi niya, huwag mo masyado kanyang akong ibalibag kasi nga, sabi niya, nahihilo na ako. Yan. So, nandiyan yung pag-ibig ko eh, dun sa mga, basta 90 pataas. At syempre dun sa asawa niya, si Sir Jacob. Okay, parehas bedridden na. Yung mama niya, bedridden. Yung asawa niya, bedridden. Siya ngayon yung naghahanap buhay. Kaya saludo kami kay Mama Rites. Nakakayanan niya yon sa kabila ng tinatawag na pinagdadaanan nila. Okay, talaga namang, eto po, talagang grabe. Kahit nasaan ako, nanonood ng mga to pag naglalaro ko ng basketball. Minsan nga, nakakatuwa. Kahit yung mga bulag, hindi ko pa tinitira yung bola, pumapalakpak na sila. Okay, oo, panalong-panalo tayo pag ganyan ang mga listeners natin. Okay, saan mga komportable tanong pa na pwede mong sagutin ngayon? Kasi ayaw ko naman magkaroon ka ng discomfort. Partner, alam mo naman. Oo. Kaya nating harapin yung mga katanungan tama na yan. Tama naman. Pero po pwede pa rito mag-pass? No, pwede naman mag-pass dito. Ang gagawin lang natin sa kanila ay abangan po ninyo ang susunod na kabanata. At ipaghahandaan kayo, no? Oo, okay. So, ikaw ba nung nangyari sa'yo yung paghihiwalay ninyo nung partner mo, kay naging masakit ba sa'yo na inisip mo na nadihado ka or in any form? Yeah. My first love, actually, yung first love ko. First love mo yan? No. Hindi. Ano? Diba? Paano nila akong mamahalin? Marami kong minamahal. Yan. Nung ako ay na-broke. Eh di wow daw. Nung na-broke ang heart ko is, hindi kasi ko magaling mag-heal kagad ng heart. Yeah. That's the reason why hindi ko siya sinasama sa priority ko sa life. Okay. Kasi, kagaya ngayon, ano, meron akong responsibilidad sa anak, meron akong responsibilidad sa mga gawain na inako ko. For your calling. For my calling. Hindi ko siguro magagawa ng ulit. Hindi ko magagawa ng maayos yung mga bagay na yon kung mabubroken heart ako. That's the reason why hindi ako gano'n nagpa-priority sa love. So, kawawa naman pala yung nakaabang. Kantabay. Ako yung nag-aabang. Gusto kong malaman niya na ako ang nag-aabang sa akin niya. Biglang bumawi ko, mamyo. Bigla. Alright. Ganito po yan. This is just a show for us to clarify everything in details. No? Okay, minsan talaga, meron tayo dito mga natatakil na is too deep to answer. But again, okay, it's all depends kung anong setup na meron kayo, ha? Okay? Ano daw sabi niya dito?
si Potopra tinagbuhan ni Joseph, si David ang nagdala ng tukso. O nga, no, meron ganun. Okay. So partner, ikaw ba natukso ka na minsan? Pwede bang... Oh, di. Ano hindi sagutin niya. Yung tukso kasi sasabi, ay, ang ganda-ganda niya, tinutukso ka. Ako nagalit ako actually, minsan. Actually, madalas akong tuksohin. Alam mo kung bakit ako nagalit minsan? Kasi nung tinukso ako, sabi niya, kamukha ako doon si Spider-Man. Oh, alam mo kung bakit? Kasi nakita nila, nakapantalon na ako, nakabrief pa ako sa labas. Seriously, madalas akong tuksohin. Anong klaseng tukso ba to? Like yung nagpapakita sila sa akin ng interes. So okay. Ako, frankly, sinasabi ko sa kanila, huwag niyo akong tutuksohin. Yeah. Dahil sayang ang effort. Hindi kasama sa prioridad. Oh, pasensya na. Patawarin niyo na kagad ako. Mukhang ngayon lang po tayo dito magkaroon ng guest na puro ngiti, puro tawa at hindi po umiiyak. Alam niyo kung bakit? It means na overcome na po niya yung fear, na overcome na po niya yung doubt, na overcome na po niya yung magiging pagkasarili, kasi ang iniisip na po niya ngayon yung kapakanan ng kanyang anak at syempre yung kapakanan ng kanyang ginagawa, bahagi po ng kanyang calling. Di po ba napakaganda ng ganon? Kaya maaari po mayroong ilan at nakakilala sa kanya na ito yung kahinaan niyan, lahat tayo may kahinaan. Tandaan niyo po yan. Kung lagi niyo po pinupuna ang kahinaan ng iba, kaya hindi niyo po mapupunuan yung kahinaan ninyo para maging kalakasan ninyo. Tandaan niyo po yan. Kaya po minsan may kaibigan tayo na mahina dito, pinakakalooban tayo ng Diyos na ang kanyang kalakasan naman ay naiiba na po pwede tayo makatulong sa kahinaan ng bawat isa. Kaya po, magiging bahagi po ng programang FRS, kayo po ang bida rito. Kayo po ang aming kabahagi ng programang pag-aari niyo po itong FRS. Kung meron po kayong gustong i-share dito sa amin, paano niyo po mapatibay ang inyong relasyon, yun po yung inang sasagutan natin ngayon sa ating mga kababayan. Ang programang ito ay lilinawin ang bawat katanungan na nagpapahirap sa ating kalooban. Kaya ngayon, ang tanong natin kay Ma'am, kay Ma'am Daisy. Ma'am, kaya nasubukan mo na bang umiyak sa isang lalaki? Yes. Anong dahilan? Bakit mo siya iniyakan? Kasi kailangan ko nang mamili between between gusto kong gawin sa buhay or siya. Mm-hmm. But I choose... Pero pinagdasal mo ba yan? Pinagdasal ko, yes. Pinagdasal mo din? Pinagdasal ko siya. Oo. Actually, pinagdasal ko na... Huwag na lang ako maiwanan ng responsibilidad sa kanya. Kasi I am not ready yet. Mm-hmm. And this time, actually lahat ng mga bagay sa buhay ko yung pinagdadasal ko. Mm-hmm. Maybe hindi ko nauunawaan or yung mga tao hindi nauunawaan. But then, ang anak ko at pagiging solo parent ko, ipinagdasal ko pa rin. Yes. Pinagdasal ko na itong taon to, kung maghihiwalay kami, iwanan na lang. So, ano mas masaya ngayon? And anak ko ang iniwan niya. Mm-hmm. And take note ha, naka-bisectomy ang tatay niya. Ganun. Ang sabi ay 0.00001 ang chance na magkaroon ng anak ang tatay ng anak. Okay. And may anak ako. Ha? Yeah. Nakalusok? Nagkaroon ako ng anak. Sa kanya? Yes. Grabe naman. So, iyon ay alam ko. Ibig sabihin, ang lupit pala ng ano nito, si Emilia niya. No. Kasi, sabi mo nga, tinatanong mo ako kung nagdadasal ako. Oo. Pinagdasal ko yun. Okay. Pinagdasal ko yun. Kaya, yung aking obligasyon bilang magulang, yung hiningi ko sa Diyos na obligasyon sa buhay, ay pinaninindigan ko. At kailangan kong manindigan pa. Okay. So, yung iba kasi, iba yung iniiyakan nila. Kapag sila ay iniwan na, okay. Sustento. Isa yun. Diba? Sustento. Yung iba naman, oo, magiging malamig na yung kanilang gabi. Diba? Yung iba naman, nagmamaktol kasi nga, iniwanan na maraming responsibilidad, maliban doon, sugatan pa yung kanilang kalooban. To be honest, partner, no, yung tinatanong mo kanina, yung katabi sa gabi, oo. Ano, hindi ko alam kung paano ko i-judge na tao. Pero, hindi ko siya hinahanap. Hindi mo hinahanap. You know, di ba kanina, earlier, di ba, pinapakita ko sa'yo. Anong klaseng paghahanap ba yan? Yung sasabing, nasaan ka na, nandito na ako. Paano bang paghahanap yan? Irritado ako sa mga ganun. Kasi nga, again, bata pa ako, independent na ako. So, pag mga ganyang usapin, ganyang mga katanungan, medyo irritated sa akin. Kasi, ang dami kong iniisip. Alam mo naman yan, di ba? Dagdag pa yung tanong na sa iisipin mo. O, di ba?
But again, di ba, sabi nga nila, kung saan ka masaya, gawin mo na ng tama. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng kalayaan eh. At pag ginawa mo, diba? Ibigay mo na yung best mo. Oo. Para sa ganun, wala kang regret. Kumbaga, magkahiwalay man kayo later on, hindi kayo magkasundo for what reason, at least manatili pa rin yung respeto nyo sa isa't isa. Hayaan na ninyo yung mga tao nag-iisip na kung ano, at least ikaw mismo ay hindi galing sa'yo kung ano yung kwento na nangyari dahil sa inyong paghihiwalay. Alam mo yan. At dapat walang nadadamay na ibang tao, kasi nangyayari kasi minsan, kumakampi yung iba naman, over, ano, pero may, meron pala silang interest. Okay? Sa mga bagay na yan. Sabi dito, stronger yung kababata ko. Sabi ni Arlene Baronda. Ah, yeah. Thank you. Thank you. Alam niya yan. Alam niya yung buhay ko. Bata pa ako, kasama ko yan. Oh, hindi ba to malambot sa pag-ibig, ma'am? Tanungin mo siya. Tanungin mo. Ma'am Arlene, hindi ba to malambot sa pag-ibig? Yan ha. Oh, si Ma'am Arlene, hayaan natin siya sumagot. Okay. Kung gusto niyo pong magulong buhay, ma'am, sumagot na kayo kaagad. Alam mo ba, isa yan sa hinahangaan ko pagdating sa buhay pamilya. Great. Yeah. Ilan taon mo ng kaibigan si Ma'am Arlene? Ano na kita ha? Ikukwento ko lang yung ano yung buhay mo. Si Ma'am ang anak niyan ay inaanak ko. Gagraduate na ng college. So, ibig sabihin, kumari mo to? Yeah. Gagraduate na ng college. Yung anak niya? Yeah. Okay. And, you know, napakasinting tao. Oo. Kontento siya sa buhay. Mm-mm. Hindi naghahanap. O sabi niya, hindi until now, talagang down. Ano, talagang... Tumutugma yung sinabi niya doon sa sinabi mo. Gusto niya tahimik na buhay talaga. Oo, totoo yan. Oo. Ay, kaya isa yan sa hinahangaan ko. Oh, by the way ha, mm-mm. You know, marami akong kaibigan na karamihan ay lalaki. Mm-mm. At pagdating sa usaping pamilya, napakasensitibo. Yes. You know, kung ako, madalas yan, kung may mga tao man na nakakakilala sa akin ngayon at kung bakit kinakaibigan ko yung asawang babae, uh-oh. It's because lagi ko sinasabi, ayoko pong pagbumulan ako ng kwento at magiging issue ninyo. Kaya po ako nagpapakilala sa inyo. Kasi ako, bilang solo parent at kaibigan ng asawa mo, ang sinasabi ko, walang nanay na may gustong hindi buo ang pamilya. Oh, eto, ako dok, taghahanap po ng magulong buhay. Si Ma'am Mabel. Hello po. Lakam Daisy. Yeah. Sabi ni Dan Alcantara. Dan Alcantara. Oh, hi, Lakam. Okay, yan. Siyempre po, sa lahat ng antabay ng programang Family, Relationship, and Sex, kayo po yung maging bahagi ng programa namin. Maaari po kayo makipag-ugnayan. Nandiyan po yung aming Facebook page. Nandiyan po yung aming YouTube channel. And then po yung Bayanihan Broadcast Media. Nandiyan po ang aming CIA na po pwede po kayo makipag-ugnayan. Pwede po kayo maging guest. Dahil ang programang ito inyo. Hosted by inyong lingkod, Doc Bong Ramirez. Kaya po, salamat sa inyong pagtangkilik. At siyempre po, meron pang sasabihin si Ma'am Daisy sa atin. Ratsadahan na to, Ma'am Daisy. Go, yeah. Go, go. By the way, partner, no? Ito si Lakan Den Alcantara. Ikasamahan ko sa organisasyon ng Maharlikans. So, sila, ito ay samahan ng mga Maharlika. Except me. Maharlikans. Maharlikans sa Rotary. Maharlikans, Fraternal and Sororal. Ah, okay. So and siya ay isa sa naging sponsor, main sponsor ng ating ginawang mga medical mission. Wow. And, kaya pala nung nabasa ko message niya, ang gag na kagad ng kalooban ko. I know what's on your mind. Of course, alam ka yan. Ayun, you know, ang Ben naging... Alcantara! Okay. Ang isa sa naging usapan namin yan, kung ano yung sinimulan namin na gawin sa kanyang pamayanan, ay itutuloy namin. Saan lugar ba siya? Patangas. Patangas, sir. Makikita mo ako dyan sa mga susunod na pagkakataon. Pag-usapan natin yan. Okay. And by the way, I'd like to thank everyone, yes. Especially sa, ayun nga, ang Apo Caravan, Alpha Phi Omega, na katuwang natin na nagbibigay ng serbisyo, yes. Libreng serbisyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, yes. At sa mga naging sponsors natin, mga kaibigan natin, yeah. The former president of Chinese-Filipino Chamber, si Doc Santos, yan, nakakasama natin yan. Wow. Maraming salamat, Doc. Santos, maganda. And Kuya Roger, mm-hmm. Pagbibigay ng mga gamot na para i-distribute natin sa mga senior bagay. Yes. Mga lugar na hindi, na nangangailangan talaga. Opo. So, ang anak ko,
na mag-isa sa bahay ngayon. Yeah. Pauwi na ako after this. Wala nang meeting. Nasagot ko na lahat ang tanong ni Doc Bong. Actually, mayroon ka pang kulang sa amin. Kaya kinakailangan mo panibagong segment ng show dahil marami pa kaming gusto linawin. Okay. Ang tanong kasi, pang ilan pag-ibig na ang na-encounter mo sa buhay? Pwede bang sagutin yan susunod, or hindi? Susunod na. Sandali, baka hindi ko mapigilan. I-reveal ko pa yung mga pangalan. Kinakailangan malaman namin kasi baka mamaya meron mag-chat sa atin eh. But again, thank you so much, ma'am, kay Daisy sa quality time na pinagkaloob mo. I hope na lahat ng mga nanonood at manonood pa ay ma-edified sa programang ito. Kaya isang kagalangan po para sa amin na kami po yung naging bahagi ng inyong gabi. Kaysabayan po namin kayo sa inyong pagkain sa pagkainan habang nga ba nanonood sa programang FRS. So parking more sa tayo, partner. Kaya pwede tayo magpaalam. Go ahead. Sa Philippine Mountaineering and Adventure Society for the Environment, we will be having an event on October 29. Oh, oh. This will be a Nature, Arts, and Wellness in Rizal. Mm-hmm. So, ito, iba't-ibang modalities na maano natin. Kailan to? October 29. Tanay Rizal to. Yeah. Oh, kasama ako dyan. Venue is to be announced. Kasama tayo dyan. Yeah. And may mga initial na mga plano and siguro sabi mo nga no binubuksan niyo ang pintuan para ako ay maging bisita mo dito sa inyong station. Yes, please. I-announce ko na lang doon. And again, maraming salamat sa opportunity na, you know, kasi maraming hindi nakakarinig ng kwento ko. Maraming nakakarinig ng kwento ko nung version na ng iba. Yan. Kaya dapat po ang paniwalaan ninyo yung galing po sa original na kopya. Yung kopya na original po, nandito na mismo yung personalidad ni Ma'am Daisy. Yeah, pwede yung mga naririnig niyo po sa iba, copycat po yung pirated pa. Actually, pwede silang magtanong sa mga pwede nila akong tanongin by siguro comment. Yes. Comment section. Comment kayo dyan, sasagutin po ni Ma'am Daisy lahat. Okay? And looking forward na... Si Sir Alan pala nandito na ha. Para dun sa ating bond paper. I see. Si Sir Alan nandito. Alright, na so I thought wala na akong meeting. Pag kineron pa rin pala. Tatapusin natin yan, partner. Okay, salamat sa quality time. Okay, at syempre, isang kagalakan dito sa amin sa BBM Media na merong Ma'am Daisy na napaunlak ng aming panayam para po sa ating programang Wellness Pilipinas sa first segment and then second segment is Family, Relationship, and Sex. Okay? Salamat po. O si Sir, Tagilo? Sir Alan, pasok kayo. Okay, pasok kayo. Okay. Saan siya pwede mo po? Okay, dito na. Okay, yan. Sige, Sir Alan. Upo kayo dyan muna. Okay. Salamat, Ma'am Mabel, sa pag-assist kay Sir Alan. Ayan, nakamayan na po. Okay. At syempre po sa lahat ng kantabay ng programang ito, mabuhay po kayong lahat. Ang nais lang po namin makapaglingkod ng lubos at magabayan po ang inyong pamilya, ang inyong relasyon, maging ang inyong kasarian. Kaya po ang programang FRS ay nababagay po sa inyo. Kayo po ang may-ari nito. Hosted by inyong lingkod, Doc Bong Ramirez. Okay, sa susunod po na kabanata ng buhay po ni Ma'am Daisy ay ang tabayanan po ninyo. Okay, kapag available po siya next week, magiging guest natin siya ulit. At sa susunod naman, magiging guest natin si Sir Alan. Paano po ang pagiging haligi ng tahanan at negosyante at the same time? Okay, pag-usapan po natin kasi siya po ang may-ari ng mga bond paper po na sinusulatan ninyo. Lahat ng hinanakit po ninyo, isulat po ninyo dyan. Pagkatapos dukutin niyo po yung bond paper, then sunugin niyo para makabili kayo ulit ng panibagong bond paper. At syempre po, bago tayo magtapos, pasasalamat muna po natin sa ating mga technical, IT at engineer na pwedeng ibigin, pwedeng mahalin, wag lamang ang kinin. At syempre pasasalamat po natin kay Ma'am Mabel, Ma'am Nancy, Ma'am Tessa. Ganun din po kay Ma'am Tanya, kay Ma'am Nelly at kay Dr. Jaja Pineda. At pasasalamat natin kay Sir Johnson, kay Sir Amba at sa ating Vice President at Station Manager, walang iba kundi si Sir Benny Maligdem. Pasasalamat din po natin sa ating Chairman Efren Rafanan at sa lahat po ng tangkilik ng programang FRS. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Giling-giling para hindi ilibing. Ang inyong lingkod na si Doc Bong nagpupugay. Bukas, makikita po tayo sa programang Wellness Pilipinas at Family, Relationship, and Sex. Same time, same channel. Mabuhay po kayo lahat. Bye-bye!
ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.